ano eh, teenager siya eh. I cannot remember his age at the time, no? Sabi niya sa akin, Kuya, sabi niya, ayoko na magpatuloy. Sabi niya, bakit? Babalik na lang ako kay Lord pag 40 years old na ako. Sabi niya, gano'n. Abay, bakit? Sabi niya, kasi Kuya, hindi pa ako sawa sa kasalanan eh. Hindi mo rin nasawa sa kasalanan kaya pagdating niya rin ng 40, magbabalik loob niya sa Panginoon. Pero anong sabi ni mga ngaral ni Haring Solomon? Naranasan ko ang lahat ng bagay. Natikman ko ang lahat ng bagay. Si Solomon ang pinakamatalino at pinakamayaman nung kapanahunan niya. Pero anong sabi niya? Everything is vanity. Ang lahat ay walang kabuluhan. No? At ang sabi niya, ito ang pinaka-conclusion ng lahat. Fear God. Matakot ka sa Diyos, gumalang ka sa Diyos, serve Him. No? Paglingkuran mo siya, ang sabi ka noon. Sapagat ang lahat ay ipagsusulit. Hayag man o tago. Amen po ba? Palapakan natin sa Lord. Kaya sabi nga sa kanta, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay ng buhay na wagas. At anong sabi ng Luke 6:39, and as we give, it will bring back to us again. At ang sabi ng Bible 6:8, liglig at umaapaw pa. Ano yung sabihin ng 6:8? Kung baga sa salok, di ba sa salok? Wala siyang space. Talagang siksik talaga, no? Punong-puno talaga, siksik, no? No? Iligligin mong gano'n, wala talagang space at umaapaw pa, overflowing. Gusto kong sabihin sa inyo, totoo po na ang maging Kristiyano is not easy. Totoo po na ang maglingkod sa Diyos is not easy. Pero gusto kong pong sabihin sa inyo, pagdating natin ng langit, masarap po ang buhay doon. Cannot be compared in our present sacrifices and sufferings. No? Yung ating mga pagtitiis ngayon ay hindi pwede ikumpara yan sa darating na biyaya ng Panginoon. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, ang mga Kristiyano ay pinapagpala ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay pinapasagana ng Diyos. Amen? Parang sumasagot. Lalo na yung mga naglilingkod ng tapat sa Lord. Kaya pag ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang manggagawang pinapagpala ni Lord, natural lang yun. Because the Bible says you will eat the fruit of your labor. Truly God will reward us. Truly God will bless us. Magpapalain tayo ng Panginoon. No? Kaya nga one time, no? Sabi ng isang brother na iyon, sabi niya, Pastor, sabi niya, bibigyan ko ng bigas si ganitong pastor, sabi niya sa akin. Kasi, ang tagal na niya sa Panginoon, naghihirap pa rin siya. Ulitin ko ulit. This is a true story. Sabi sa akin ng isang brother, Pastor, sabi niya, bibigyan ko ng isang sakong bigas, si pastor na ganito. Bakit? Sabi ko. Kasi hanggang ngayon, naghihirap pa rin siya. Matagal na siya, sabi niya, matagal na siyang pastor. Sabi ko, matagal na siyang pastor, naghihirap pa rin siya? Sabi, anong klaseng Diyos naman yung Diyos niya? Matagal na niya, naghihirap pa rin siya. Eh pag ganyan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, alisa tayo sa Kanya. Hindi pala siya marunong magpala. Amen. Hindi ko gano'n ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi gano'n ng Diyos. Ang Diyos natin ay nagpapala. Amen. Nagpapala.
ng kanilang mga buhay kasi akala nila hindi totoo ang langit. Pangalawa, akala nila bali ko lang mga pagtitiis para sa Panginoon. Alam mo ninyo, ang aking balutan ng dugo ng Panginoon and continue to pray and fast for Him. Ang aking panganay na anak ay ang pangalan niya Jan Emmanuel. Pangalan niya Jan, a gift from God, an apostle of God, a prophet of God. Ang pangalan niya Emmanuel, God is with us. Pinanganak sa loob ng pinanganak sa iglesia, lumaki sa iglesia. Nung nag-aaral sa private Christian school. Private Christian school na yun, ha? Kahit na at that time, the church is just starting, no? In a pioneering stage. Sinikap ko na ipasok siya sa eskwelahan na private at Christianong eskwelahan. Hindi biro ang tuition fee. Na 1995, no? Ang bayad niya is 19,000 in a year. 1995 pa yun. Eh, iba nga, PTA lang, hindi mabayaran eh. Kaya ang reklamo, pupunta ng DepEd. Bakit daw nagbabayad ng PTA? Then, napasama sa mga mayayaman ng mga estudyante. Mga artistang estudyante. This is a true story. Mga well-known, prominent, anak ng mga beauty titleist, anak ng mga basketball players, well-known as a secular, and even in a Christian world. No. Doon siya napupunta sa mga eskwelahan, sa eskwelahan mayaman. Pero kung magkaminsan, mahirap din pala kapag mapupunta sa mga mayayaman dahil may mga mayayaman talagang can afford para mag-basis. Amen po ba? Napariwara yung panganay ko ngayon. Siya ay napalayo. Natutong manigarilyo, uminam ng alak, nagbinang ng chicks. Bumira ng ecstasy, nag-drugs, uminam ng alak, imported pa, Jack Daniels. Hindi umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung saan nagpupunta. Hindi ko alam kung nag-aaral o hindi. Matalino naman. Valedictorian sana. Kaya hindi niya nakamit. Those days were very hard, I tell you. Napakahirap nun para isa-isang magulang. Lalo na't meron kang mataas na pangarap para sa kanya. Lalo't alam mong nagpupursiki ka, nagsusumikap ka para sa kanya. You are doing everything for Him. Amen. At makikita mo ang anak mo na papariwara. The condemnation was there. Andun yung condemnation. Nangangaral ako sa iba pero sarili kong anak na papariwara. But you know, brethren, patuloy na nanalangin. Amen? Patuloy na umasa. Amen! At patuloy na nagpakita ng magandang halimbawa. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn away from it. Turuan mo ang bata sa kanyang daan na dapat niyang lakaran. Sa kanyang paglaki ay hindi niya ito hihiwalayan. Andun yung pag-iyak, no? Hindi mo siya masawata, lumaki na rin eh. Eh, paluhin mo man, pwede ka nang sapakin. Dahil malaki na eh. Mas malaki na sa'yo. Marunong nang mula, lumaban, marunong nang sumagot. At maraming hindi nakakaalam nito. Ngayon ko lang sasabihin to. Please pray and fast for him continually. Dumating isang araw ng buhay niya, nagwala talaga siya. Ang dami niyang sinira, ang dami niyang binasak, ang dami niyang binasak. Pwede ko siyang bubuhin eh at magsutukan na kami pero pinabihaan ko na lang. Nakikinig pa po ba tayo? Amen.
Pero dumating sa punto ng buhay niya. Kinausap siya ng Diyos. At one time, sabi nga niya, nagdadaram siya. Pero sabi niya, habang nagdadaram sa ako, hindi nila alam, lasing ako. Yes! Oh, nagdadaram siya. Galing magdaram, anointed. Anointed si Jenna. Ah. Pero hindi nila alam, lasing. Yes! But one day, sa kinausap siya ng Diyos at nag-testify siya, sabi niya, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not turn from it. Sabi niya, kapag ang mga magulang ninyo ay tinuturoan kayo ng tama, binibigyan kayo ng magandang halimbawa, maaaring isang araw sa punto ng buhay niyo, aalis kayo sa Diyos. Maaaring mapapariwara kayo, malilihis kayo ng landas. Pero isang araw, dahil sa magulang ninyo na patuloy na nananalangin at patuloy na nagpapaalala at nagpapakita ng magandang halimbawa sa inyo, isang araw, babalik kayo sa Diyos. At nagulat na lang ako, bumalik yung anak-anak ko sa Diyos. Sinuot yung relo ko, nabiyaan ko na. Nabubos na kayo yung relo ko eh. Mabuti na lang, may nagbigay na naman ng panibagong rito. Bigay na kayo ng bigay. Sinuot yung mga Amerikana ko. Necktie, long sleeve, etc., etc. Nangaral! At nagulat ako, bumuhos yung malakas na kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Opo, minsan yung ating mga ginagawa ko magkaminsan para kay Lord. Minsan iniisip natin, wala nang kabuluhan. Right? Iniisip natin yan. I am sacrificing for my children. I am sacrificing for my family. I am sacrificing for God. And yet, nothing happens. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi natutulog ang Diyos. God is not taking even a single nap. Hindi siya pumipikit kahit saglit. God is not sleeping. God is continually and still be on His throne. Lagi siyang nasa trono. Amen po ba? Palapakan natin sa Diyos. At isang araw, sasagutin din ng Diyos yung ating mga pangangailangan. At ngayon na ngayon, sinasagot na ng Panginoon. Amen! Palapakan natin sa Diyos. Kaya ang sabi, kilala niyo naman yung panganay kong anak eh. Si Pastor Jan Emanuel, si J.I. kung tawagin. Si Jan. Dami niyo pangalan. Nung bata pa siya, Jan. Nung lumaki na siya, si Jan. Nung lumaki, tapos since na siya si Jan Emanuel, J.I. Yan yung mga pangalan niya. Ayan. Siya yung nangaral dito noong nakaraan ng youth conference, kung maalala natin. One time. Parang hindi kayo makapaniwala. Eh, kung ano-ano yung bisyo at kasalanan na naranasan nun. Nag-aaral sa UST. Nag-aaral ng UST. Hindi ko alam kung pumapasok o hindi. Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan. Hindi nga nakagraduate eh. Pero salamat sa Panginoon. Hindi natutulog ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi natutulog ang Diyos. Nagliligtas ang Diyos. Nagpapagaling ang Diyos. Sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kung baga minsan, para ang tingin mo, wala nang kabuluhan lahat ng ating ginagawa para kay Lord and for our family and for the church. Pero gusto kong sabihin sa inyo, Isaiah 3:10! Amen! I-memorize niya. Tell the righteous, it will be well with them.
because they will enjoy and eat the fruit of their labor. Amen. Palakpakan natin siya. Sige tayo. Hallelujah! Lakas ang muna mo. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Amen. Isang palakpakulit. Palakpakulit. Okay. Okay lang sana kung makikita niyo yung ama niya na pasagulero, di ba? Fernando po niyo yung dito lapit! Leon Guerrero! Eh, hindi naman eh, nakikita niya eh. Dati niya, nakangaral. Nakambarong, nakambarkala, nakatleta, ang gandang lalaki. Nagpapala, nagpapasting. Ibinibigay naman lahat ng pangangailangan niya. Tapos, magpapakalino, magpapakalis pa ng landas. Ang sakit nun, di ba? Sakit nun. parang yung puso mo talaga ay kinukusok, di ba? Binuhusan pa ng Clorox. Grabe. Hindi biro talaga yun, you know. Paano ka makakapagpatuloy sa Panginoon yan? Parang ayaw mo na. Eh parang naalala ko nga nung ako'y nagpunta ng Tondo, Manila. Lapis sa akin yung isang pastora. Sabi niya, Pastor, Pastor Ricky, ayaw ka na maglingkod sa Panginoon. Abay, bakit? Kasi akalain mo pa naman. Ako, Pastor. Tapos yung mister ko, kinabit yung praise and worship minister. ayaw ka na maglingkod sa Panginoon. Sabi ko, hindi mo naman kasalanan yun eh. Yung kasalanan ng asawa mo yun, hindi mo kasalanan yun. Abay, amos siya! Eh... Magdusa ka sa impero ang gusto niya. Pero magbabago rin yun. Sabi nga magpatuloy ka sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Di ba kung magkaamisan? Di ba tingin sa magandang lalaki sa harapan? Di ba kung magkaamisan yung kapitbahay mo, hindi naman natutuwa sa'yo? Yung mga kaibigan mo, hindi naman natutuwa sa'yo? Mga kamag-anak mo, hindi naman natutuwa sa'yo? Mga mahal mo sa buhay, hindi naman lahat natutuwa sa'yo eh. Pasting ka ng pasting, ang payat-payat mo na. Ayaw ka ng hayat, tinawakitin mo na. Lingkod ka ng lingkod sa Panginoon, tinan mo, nagsasakripisyo ka rin, para ka ng alila. Hindi mo ba alam sa amin, sa ating tahanan, ikaw ang hari ng ating tahanan. Katapos tapusan dito, para kang alila. Ano ka ba? Bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay. Hindi ka rin tumadami, kaya mana natin. Dahan-dahan lang. Hello? Baka binubulsa na yan ang pastor mo. Nakakasigurado ka ba talaga sa pastor mo? Baka bulero yun. Ay, baka nang bubulsa yun. Sinasabi lang, may mga pangangailangan, pero baka yung nagbibinang ng pera, kakotsyama niya yun. Hello. Kaya, let us accept this truth. We cannot please everybody. Hindi natin maiinganyo ang lahat na maniwala sa atin. Amen? Pero hanggang naniniwala ka na sarili mo at naniniwala ka sa Diyos, ayos na yun. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Eh sabi ko, i-idea ko lang yung preaching ko. Eh mukhang ginaganahan kayo. Ano ka nga, habaan ko tuloy. Ano ang sabi sa Galacia 6:9? Yan, anong sabi sa Galacia 6:9? Sabing ganoon, di ba? Hanggang Jesus, no? Galacia 6:9 hanggang Jesus. Sabing ganoon, huwag kayong mapigilan sa paggawa ng mabuti. Magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Sabing ganoon, sapagkat sa takdang panahon ay aalihin ninyo ang inyong mga itinanim. Galatians 6:9-10. Continue to do good because in the proper time you will reap the harvest. Amen po ba? Galacia 6:9-10. Anong sabi ganun? Tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti. No, sapagkat sa darating na panahon, aalihin din ninyo.
ang bunga ng inyong mga bagal. Oh, what a nice verses. Galatians 6:9 and 10. At anong sabi ganoon sa aklat ng 2 Corinthians 9:7? Kalawang Korinto 9:7. Lista po ninyo. Sabi ganoon, no? Magbigay ka ng malaki. Pakisabi malaki. Sapagkat ang nagbibigay ng malaki ay aani ng malaki. At magbigay ka ng galing sa iyong puso ng may kasiyahan. Ano ba ibinibigay natin? Pera lang? Hindi. Our time, our talent, no? Yung mga talento natin, yung ating oras, yung ating mga sakripisyo, yung ating mga buhay, yung ating mga paglilingkod sa Diyos, binibigay natin kay Lord yan. Amen? Ipinapagamit natin kay Lord. Tama po ba? Misa na naririnigan ng mga kapatid dyan eh. Misa kumakain na lang ako, no? Biglang tutulog yung cellphone ko. Lalabas ako. Tapos canceling ang haba. Hindi pa ako tapos kumain. Ganoon. Nakikita nila mismo yan. Ito yung isang bahagi ng sakripisyo. Alam mo ba kung magkamisan yung mga sakripisyo natin? Yung iba hindi naman nila nakikita yun. Yung iba naman ang nakikita nila. Yung iba naman hindi naman nila nararamdaman yung mga sakripisyo natin, di ba? Hindi nila nararamdaman yung nararamdaman natin. Minsan, totoo lang, gusto na rin natin magpahinga. Kung magkamisan, gusto na nga natin magpahinga doon sa langit eh. Tumuwi na kayo doon eh. Lord, kunin mo na ako! Minsan, ganun eh, di ba? Pero ang sabi ng 2 Corinthians 9:7, no? Pag tayo ay nagbigay ng marami, o gumawa ng marami kay Lord, aani rin tayo ng marami. Amen. Talakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! Nililisan niyo ba? Yung mga verses? Yan. Sabi ng Isaiah 3:10, no? Pakisabi sa mga matuwid, tell the righteous, you will enjoy the fruit of your labor. Yan. Glory to God. Yan. Alam mo nung ako'y nag-aaral ng Bible school, natutunan ko yung pinakamaliit na pag na sermon at yung pinakamalaking sermon. Pero ang gumagana riyan, talino. Talino kaalaman. Nakikinig po pa tayo. Kasi sa Bible school, isang verse lang yan, mapapagawa ka ng napakaraming sermon. So gagana yung talino mo. Ganoon. Pero alam mo ba ang natutunan ko sa Lord para sa mga mangangaral, humahayo, at saka nagtuturo? Alam mo ang pinaka masarap na ipangaral talaga? Yung bang yung kailangan ng tao, amen po ba? Yung bang talagang updated on time yung talagang namimit yung needs ng mga tao, amen po ba? So anong gagawin mo bilang preacher? Bago ka pa mangaral, pray ka muna kay Lord. No? Kasi sabi ng pinaka-professor ko sa Bible school, siya yung pinaka masabi mong siya yung may hawak ng Bible school sa Pilipinas na iyon. Ang alam ko, meron pang sa Korea pa yata yung pinaka-head doon, hindi ko na maalala. Ito yung sabi niya sa amin. Pag nangaral ka, dapat lahat ng mga nakikinig sa pool. May tao pa ho ba rito? Kasi pag merong hindi na sa pool dyan, yung preaching mo walang kwenta. Kaya ang magagawa mo para masapul mo lahat, pray ka. Pray ka kay Lord, Lord. Pag nangaral po ako, sapulin mo pong lahat. Pag nasa pool po at aalis, bumalik po. At pag nasa pool po, ngingiti lang, huwag magagahalit. So, ibig ko pong tukuyin, ganito po, hindi, joke lang po yan, biro lang yun. Ang ibig ko pong tukuyin, sa bawat pangangaral, dapat, kung ano yung pangangailangan ng tao, matugunan. Amin po ba? So, ang pinakamagandang pangangaral, yung pong ipinapag-pray. Amen? At hinihingi sa Panginoon. Amen? Palapakan natin. Kaya yung mga uri ng sermon sa Bible school, di ko ginagamit yun.
Hindi ko na ako ginagamit yan. Simple outline lang ako. Ayos na. Hindi ko na ina-apply pa yung mga yun. Nakakatorete rin kasi yun. Nakakatorete rin ng utak yun. Gamitan mo pa ng mga Hebrew Greek. Hindi maintindihan ng tao yun. Amen po ba? Glory to God. So ang sabi ganun sa Isaiah 3:11, sabihin mo naman sa mga masasama, no, may parusang nakalaan para sa kanila. Yun naman yun. Kaya kung paanong may reward ang Lord sa mga matuwid, meron namang parusa ang Lord sa mga masasama. Kaya ang sabi ng Panginoon, lahat ng masama ay bibigyan niya ng chance na makapagsisi, makapagbalik loob sa kanya. No? Sa laki man ng Pilipinas, no? O ng earth, ang kanyang kasalanan, sa laki naman ng universe, ang kapatawaran ni Lord. Sa laki man ng barko, ang kanyang kasalanan, sa laki naman ng dagat, ang kapatawaran ni Lord. Alam mo, napakabait ni Lord. Kung ang hinahanap ni Lord, yung mga mababait na talaga, wala ako rito eh. May tao pa ho ba? Sabi nga, naparito si Lord para sa mga makasalanan. Kung paano ang doktor ang hinahanap niya yung mga may sakit. Ganun din ang Diyos. Nung si Kristo, when he became man, no? Si Kristo po ay namatay po para sa lahat ng tao. Amin po ba? Kalapitin mo katabi mo sa magandang lalaki ang tingin ka mo. So, amin po ba? Hinahanap ni Lord yung mga makasalanan. Hinahanap ni Lord ang mga masasama. No, tayo po yun. Mga makasalanan, mga makasasama, sabi ng Romans 3:10, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang mabuti, wala kahit isa. So, isa ako sa natagpuan ng Diyos na isa sa mga makasalanan. Amen po ba? So, ang Diyos po ay may parusa sa mga masama. May impierno. Wala hong purgatorio. There's no purgatory. There's no limbo. Wala pong lahat yan. These are all unbiblical. No? Merong isang religion na ang kanilang libro ay may dagdag. No? Estras, Tobit, Maccabeo or Maccabees. Ang tawag dito ay apocryphal books or deuterocanonical books. Apocryphal or deuterocanonical books. Pero ito ay mga dagdag lang sa Biblia. Ang totoong Biblia ay binubuo lamang ng 39 Old Testament and 27 New Testament, 66 books. Yung sila sobra na, 70 to 72 na yata. Meron namang mga ngaral na si Kristo ay Diyos, ginawa tao lang. Ganoon. Diba? Meron namang mga nangangaral na sinasabi nilang walang impyerno. Pero ang totoo ay meron pong impyerno. Ang impyerno ay kung saan ang apoy ay hindi namamatay at ang mga uod ay hindi namamatay. Totoo ang impyerno. Amen po ba? Totoo. At ang sino ang pupunta sa impyerno ay parusahan doon araw at gabi. Alam niyo, mayroon isang mga ngaral, ano po, na nangaral siya. Matanda na nga siya eh. Malabo na nga matay. This is a true story. At habang siya nangangaral, matanda na, malabo na mata. Habang siya nangangaral, ang pangangaral niya ay, no, ang galit ng Diyos sa mga masasama. Yun ang kanyang pag